Good morning mga kapadyak. Today is meron tayong gagawin kasi medyo hindi kami makapag-ride dahil gawa ng napakalamig ng klima ngayon dito sa Korea. Ayan mga kapadyak, andito na yung ating Tweety board. Ayan. Ang gagawin po natin ngayon ay i-upgrade natin yung kanyang seat post kasi stuck po yung kanyang seat post. So gusto ko siyang nalagyan ng dropper seat post. So ito. Actually meron na tayo. Ayan, nabuksan ko na siya. Ito yung ikakabit natin ngayon at ang brand nito ay KS brand. Di siya medyo kamahalan pero nasa mga ang price nito ay nagre-range ng mga nasa mga 4,000 sa Philippine money, 4,000 plus siguro, pero hindi rin na maaabot ng mga 5,000. Tignan natin yung ating dropper seat post na bili. Ito. Meron na siyang yan, yung kanyang trigger switch pala, switch outer cable na rin siya. Yan, ito yung kanyang brand KS. Yan yung kanyang cable. Yan. Medyo mahaba siya, cable. Sakto lang sa mic. Sinukat ko na to pero sakto lang talaga siya. So ayan, subukan natin kung nagagana ba. Ayun. Mahal siya. Ang travel ito mga kapadyak ay 100mm travel po siya. Kanyang para dito is 100mm. So at ikakabit na natin. Kailangan po natin ito sa sintay. Siyempre para ma-lock natin yung cable at yung ating multi-tools. Ikit sa lahat, syempre, yung ating dropper sa post. Let's go. Pwede natin. Thank you.
Kapital, kapag dyan ay natapos na natin yung kapit yung ating droppers at post. So, papakita ko sa'yo, sa inyo, ano naging resulta. So, yan. Yan na yung resulta ng ating droppers at post. Ang cable niya ay external po. So, may nakaready siyang ano dyan. Nakaready na yung kanyang parang holder. Tapos itong cable niya naman ay nilagyan natin dito sa baba ng ziplock plastic, ano yung tawag dito? Zip tie, hindi ko alam, bahala na kayo dyan. At dito pinasok natin, kinamitan natin ng electrical tape para hindi siya gumalaw pag nag-ride tayo, hindi siya mag tumutunog, para at least na dikit siya. So dito yung kanyang line papunta dyan sa taas, at yun nilagyan ulit natin dito ng protector na tape, electrical tape, kulay black para hindi siya masyadong halata. At yun, medyo mahaba yung cable, wala akong pagputol. Hindi ko rin po siya pwedeng hatakin dito kasi masyado ng mababa, baka sumabit sa ating pedal. So, yan po yung naging itsura niya. Yan. Yan po yung ayos ng mga cables natin. Yan. Yan po yung kanyang cockpit. Yan. Dito naman yung kanyang lever. Ito, nilagyan natin na electrical tape dito para hindi siya maingay pag nasa bundok tayo. So, yan po yung kanyang partial na itsura. Kung nagtataka kayo bakit naka-wake yung aking handlebar at saka yung kanyang hand grip, ay upgrade din na po ito. Pati yung kanyang stem, upgraded na po yan, wake. Tapos meron siyang carbon na, ayan, extension, washer. Washer niya. Tapos, yan po yung brake po nito ay tinanggal ko po muna kasi kinabit po doon sa ating downhill bike. Nandito po yung brake. Yan po yung kanyang brake. Nakakabit dyan. For the meantime na po yan. So, balik tayo dito. So, yan na po yung kanyang kabuang itsura. Yan po yung kanyang pinakamababa. Pinakamababang level niya. Yan, sa ating mga bela. Tapos, pag itinaas natin, yun. Pantay po siya sa ating handlebar. Pero pwede pa naman po itong ma-adjust. Ito, depende sa height nyo. So ako po, ang height ko is 5'4 I think, or 5'5, not sure. So yan po yung aking comfortable height ng aking set post. Okay. So yan po yung ating upgrade sa ngayon. So abangan po natin ang mga next upgrade pa natin kasi bala kong palitan yung aking crank na 1x para malakas po tayo sa ahunan. Actually naka 50 na po yung aking cogs, so bala ko rin palitan yung ating rear derailleur. Soon po abangan po ninyo ang mga upgrades
upcoming upgrades ng ating Twitter bike. Dito nagtatapos yung ating video, guys. Again, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and also the bell para updated pa kayo sa mga next videos na gagawin natin regarding po dito sa ating Twitter bike. And if you like my video, please share or pumahiya i-share sa inyong mga Facebook. Okay, this is Mikero TV po. Thank you for watching.